Murihin niyo ang Panginoon na kinain ng kanyang anak. Purihin siya ay awitan at kapurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at kapurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mong kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi, "Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya, noong ako ay isilang niya, bakit kaya ako ay ipinaghele pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa, katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak o tulad ng mga sanggol na patay nang ipanganak. Yamang sa libingan, wala nang gumagawa ng kasamaan, at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang, at bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatayay hinahanap, ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang, parang isang kamatayan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkus, hirap kabi-kabila ang nararanasan."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw, pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, sa pagdalangin ko ako ay pakinggan, sa aking pagdaing ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahalat lipos ng hilahil, dahilan sa hirap, wari malapit nang ako ay malibing, kabilang na ako niyong malapit nang sa hukay ilagak, ang aking katulad ay ang mahina nat ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na yaon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin na bunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod manunubos natin. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito, nina Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, pinagdiriwang din natin o ginugunita natin si Santa Teresita ng Ninyo Jesus. Sa ating unang pagbasa, pinagpatuloy ang kwento ng buhay ni Job. At si Job, mula kahapon, narinig natin kung paanong nawala halos sabay-sabay ang kanyang mga kayamanan. At ngayon, pati yung mga pamilya niya, for that matter, at ngayon, narinig natin kung paanong binasag niya na ang kanyang katahimikan at siya ay nagkaroon ng mga panaghoy. Sa buhay ni Job, naisip niya at this point na mas matamis pa ang kamatayan kaysa ang buhay. Marami din sa atin o kung ilan sa atin, minsan nare-realize na parang mas matamis pa nga ang mamatay kaysa mabuhay dahil sa paghihirap na nararanasan sa buhay. Si Job, nawala ang kanyang kayamanan, nawala lahat ng ari-arian, pati mga anak niya nawala. At dahil doon, sinumpa niya yung araw na pinanganak siya. Pero isang bagay ang hindi nawala sa kanya, ang kanyang pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Minsan sa buhay natin, kailangan din nating managhoy. At okay lang managhoy. Okay lang magreklamo sa buhay. Okay lang questionin ang buhay. Dahil sa panaghoy, sa pagrereklamo, meron tayong aliw, merong ginhawa na natatanggap. Pero ang tinuturo sa atin ng buhay ni Job, gayon din naman, ng buhay ni Santa Teresita ng Ninyo Jesus ay huwag mawawala ng pag-asa at pananampalataya sa harap ng kamatayan at paghihirap. Si Santa Teresita, nabuhay siya o namatay siya sa edad na 24 years old lang. At ano yung kinamatay niya? Tuberculosis. Nung panahon na yon, wala pang gamot. Mahirap pang gamutin ang tuberculosis. At kung meron kang tuberculosis, noong mga panahon na yon, sobrang sakit ang iyong mararamdaman. Yung paghihirap ni Santa Teresita ay hindi nalalayo sa paghihirap at sakit na naranasan ni Job. Pero pareho silang hindi nawalan ng pananampalataya. Pareho silang hindi nawalan ng pag-asa. At ito yung pinapakitang halimbawa sa atin ng dalawang taong ito. Ano ba kapag ka pinagninilayan natin kung tayo ay nasa harap ng pagsubok, nasa harap ng matinding paghihirap, dalaman ng sakit, dalaman ito ng ibang tao, o dalaman ng kahirapan na dinaranasan natin, ano ba yung ating nagiging reaction? Ano ba yung ating nagiging tugon? Pinapakita sa atin na ang maaring tugon ay hindi mawalan ng pag-asa, hindi mawalan ng pananampalataya. Dahil kahit sa harap ng paghihirap, sa harap ng karamdaman, at sa harap ng matinding pagsubok na maari nating danasin, naroon pa rin naman ang Diyos at hindi siya nawawala sa tabi natin. Sa ating ebanghelyo, pinapakita din naman sa atin kung anong ginawa ng ating Panginoon. Noong panahon na ito, malapit na siya ipako sa krus at may mga tao doon sa Samaria na ayaw silang padaanin. Kaya nga ang ginawa ng dalawang apostol ni Juan at Santiago, sabi, ano, gusto niyo ba, Panginoon, pugnawin na natin sila ng apoy? Pero hindi ganoon ang naging tugon ng ating Panginoon. Bilang tao, natural sa atin na kapag ka merong sumasalungat, kapag ka merong umo-oppose sa atin, kapag ka merong hindi agree sa atin, kapag ka meron tayong kaaway,
ang natural na respond natin, ang natural na reaksyon natin ay pugnawin sila, puksain sila, ang mawala sila sa landas natin. Pero pinapakita din sa atin ng ating Panginoon, ganun din sa buhay ni Santa Teresita, na imbis na pugnawin, imbis na puksain, imbis na pawalain ang ating kaaway, ang pinakamainam na paraan ay baguhin sila sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Sa ating ebanghelyo narinig natin, pwedeng-pwede naman talagang pugnawin ng ating Panginoon yung mga tao, yung mga Samaritano na hindi siya tinanggap. Pero anong ginawa niya? Ano ang sabi niya? Naparito siya hindi para puksain, kundi para iligtas ang mga tao. Sa buhay ni Santa Teresita, sa kanyang kabaitan, sa kanyang pagiging masunurin, sa kanyang pagiging mabuti, meron ding hindi natuwa sa kanya. Meron ding siyang naging, sabihin natin, kaaway. Pero anong ginawa ni Santa Teresita doon sa madre na galit sa kanya kahit wala namang dahilan? Ang ginawa niya, nagpakabuti siya doon sa madre na yon. Siya yung nag-alaga sa kanya, siya yung umalalay sa kanya, and at the end, naging magkaibigan sila. Nabago yung pagtingin ng madre na ito kay Santa Teresita dahil hindi niya ginusto na mawala itong itinuturing siyang kaaway. Pero ang ginusto niya ay mabago ang taong ito. Sa buhay natin mga kapatid, marami din tayong makakasalubong, marami din tayong may encounter na hindi tugma sa paniniwala sa atin. Marami tayong pwedeng maging kaaway. Maraming tao na pwedeng sumalungat sa atin. Pero pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo at ng buhay ni Santa Teresita na imbis na pawalain sila, imbis na puksain sila, ang pinakamainam na paraan ay baguhin sila sa pamamagitan ng ating kabutihan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, pinapaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa. Unang-una, huwag mawala ng pag-asa at pananampalataya sa harap ng sakit, sa harap ng paghihirap. At bahagi ng pagkakaroon ng pag-asa at pananampalataya sa harap ng paghihirap at pagsubok ay yun ding pagtitiis sa mga sumasalungat sa atin, sa mga itinuturing tayong kaaway. At bilang bahagi ng pagtitiis sa kanila ay ang hindi pawalain sila sa ating landas, sa ating buhay, kundi ang magtiis na manatili sila sa ating buhay habang tinitiis din natin na sana mabago sila. Pero magsisimula yung pagbabagong yun sa sarili natin. Magsisimula ang pagbabagong yun kung tayo ay magbabago rin. At nawa, patuloy tayong mabago ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, magpaumanhin ng Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili
na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging tawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ng kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging tawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging tawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumaon naway, masihan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging tawangis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at halak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa iyong pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa pagpapakumbaba niyang iyong ikinatuwa, ay ginanap naming paglilingkod ay kulagdan mo nawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin nang tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Pedro at San Pablo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My heart full with sighs, breathless they dance in the sky. And when you whisper your sad lullaby, tears fill my eyes. You fill my night full with stars. Restless, my soul seeks your eyes. Soon as it shimmers, your smile in the night. Dreams fall into flight.
I long to be your child, your song to fill this dark night. Light for the lost in this lonely exile. I need to hear your word, to be near you in this hard world. One little sound is a song, if it soars in your heart. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na October 3, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi ka kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipakikilala din namin ang isang bagong inisyatibo at makatutulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazaren@kiapochurch.gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidihing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, parang mong amin, buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso na namatayan ay sa isag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.